Hey guys, konnichiwa. Sa pasok tayo dito sa Second Street. Tong Second Street na to, recycle store din siya dito sa may Ichinoseki. Matagal na ulit ako hindi nakakapasok dito. Since dumating ako nung March, pang 2 times ko na ulit tong nakakapasok ulit dito. Yung mga kasamahan namin sa dorm, sila Vivian, galing sila dito. So sabi nila, 50% nga daw yung mga paninda ngayon. So yung mga nakadisplay dito sa labas, yung price niya 300 yen. So 50% siya, kaya magiging 150 yen na lang. Pag kinonvert sa peso, magiging 50 to 60 pesos na lang. So yun na nga, pagpasok namin, may nakalagay siya doon na 50% off sila. Pero yung mga damit lang ang 50% nila. Itong mga nakadisplay na rilo na to, kung ano yung price niya, yun na talaga yun. So yung mga paninda dito, hindi naman talaga lahat reuse. Katulad nitong mga accessories na to, yan, mga bago yan. Merong mga earrings, merong necklace, bracelet, kung ano-ano pa. And yan, mag-start na tayo, maglakad-lakad dito. And yun si Jen, namimili siya doon sa tagti 300 yen. Ito yung mga tinitingnan ko, tagpa 500 yen to. So dahil nga 50% sila, magiging 250 yen na lang to. And pag kinonvert siya sa peso, magiging 100 pesos na lang siya. So napatingin ako dito sa mga branded na mga pouch, na mga bag, relo, at kung ano-ano pa, mamahal niya. Kaya tumingin na lang ako, charot. So yan, naglibot-libot pa ako papunta dito sa mga long dress. Baka may makita ako, kasi karaniwan dito rin ako bumibili ng mga long dress ko na inuwi sa Pilipinas. Tapos mayroon din sila mga available dito na mga bag, mga t-shirt, jacket. Dito maganda bumili ng jacket kasi nga mura nga siya. Ayan, katulad yan, 100 pesos na lang yung mga ganyan kasi nga 50%. Bali ito parang katulad din siya ng hard off, nagwa 100 pesos din yung mga price. And dito napatingin din ako dito sa mga long skirt. Yun nga yung long skirt, gustong gusto ko nang isuot yan ngayon. And nakita ko ulit si Jen na mimili siya ng kanyang mga pants. Tapos dito ang dami-daming long skirt kang pagpipilian. Ayan o, yan. Kinuha ko to. Kasi nagandahan ako sa kanya. So yun, meron akong isang nakuha. Tapos siya namili pa ako. Yun, nakakita ako ng yellow. Pero hindi ko gusto yung style niya kasi masyado siyang mabalun. Tapos dito yan, namili rin ako mga pantalon. Wala akong nakita. And napunta ako dito sa mga short. Dito sa mga short, yan. Tingin-tingin lang din ako. Baka may magustuhan ako. So ayan, inisa-isa ko talaga siya. Tapos may nakuha ako ditong isa. And yan, maglakad na ulit tayo. Dahil nga sale ngayon at 50%, ang dami ding mga Japanese na mga bumibili. And dito, hindi lang mga damit yung mga mabibili. Meron din yan mga gamit sa kusina. Pero yan, mga bago pa yan. Hindi naman yan mga reuse. Tapos meron din silang mga ilan-ilang beauty product dito. Ito, dito ako bumibili ng placenta. Bagong dating ako, binili ko to. Kasi ito yung nilalagay ko dun sa may lotion ko na tubig. Yan yung hinahalo ko. Tapos dito rin ako bumili before ng sabon na placenta. Kaya yan, naghahanap ako pero wala akong nakita ng time na yan. So naubos na. Tapos nakakita ako nung katulad ng shampoo na ginagamit ko na binibili ko sa Donki. 500 lang dito pero maliit siya. So mas maganda pa rin yung nabibili ko dun sa Donki na tag 700 kasi malaki naman siya. Ito, dito na ako sa may mga kumot. Yan, mga bago rin yan. Di naman yan mga reuse. And meron din silang mga iba't ibang klase ng pang display. Yan, mga accessories. Hindi ko na rin tinignan yung fries kasi hindi naman ako bibili, diba? And dito na tayo sa mga gamit pang kitchen. May mga oven, yan, kung ano-ano pa ang gamit sa kusina. Meron din silang TV, yan, mga pang soji, panlinis. So, yun, kahit dito ang dami ring mga naglilibo na mga nihunji. Tapos nakita ko si Jenna dito siya sa may mga beauty product. Tinanong niya kasi ako kung ito ba yung ginagamit kong shampoo at conditioner na may horse oil. Kung yun, sabi ko, oo, yun na yun. And punta na kami dito sa mga toys kasi may nahanap din kami mga one piece, mga ganun. Pero wala kaming nakita kasi hindi siya masyadong marami yung mga nakadisplay, unlike dun sa hard off na napakadami. Tapos ito nakitan kami kaya kumuha kami nun. And dito na kami sa may cashier. Oras na lang aming pagbabayad si Jen, tapos nang magbayad. And ako ito, tapos na rin ako magbayad. Ang dami ko nakuha mga long skirt. Mga 3 piraso yata yun. Then ayun, lumabas na kami sa may second street. Naghahanap na kami ng aming makakainan. So naisip naming magpalamig. Kung time na to mainit, kaya ang napuntahan namin ay itong mga ice cream house and meron bang mga spaghetti. Pero yung pinaka main menu nila dito eh yung ice cream. So ayan, umakyat na kami dahil nasa second floor yung kainan. Pagpasok namin, ang daming mga customers. And isang table lang yung vacant. Buti na nga lang may vacant pa kasi kung hindi mag-aantay kami na may lalabas. Then ayun, nakaupo na kami. Umorder na si Ate Reika. Bali, tinuro na lang namin ni
dyan kung ano yung order namin. Yung in-order namin, puro ice cream na malalaki. Ice cream siya na may pagkahalo-halo, ganon. And nag-serve na yung matandang babae sa amin ng platito with malaking sandok ng ice cream. So yun, dumating na nga yung aming mga order. And yun, natakam ako sa pagkakaayos ng ice cream. Ang sarap-sarap niyang tingnan. Merong kiwi, merong apple, merong orange, may banana, and may pa-cherry pa. And yun, umorder din kami ng sandwich. Dumating na din siya. Ham sandwich yung kinuha namin. So yun, iba-ibang flavor yung pinili namin. Ako, choco flavor. Tapos kay Jen, melon. Tapos kay Ate Rica naman, strawberry. Sa loob ng baso, meron siyang cereal na nakahalo. And yan, ine-enjoy na namin yung aming food. Kaya iba-iba kami ng flavor ng ice cream na kinuha kasi gusto naming mag-take man ng time na yan. So yun, yung napansin namin yung sa akin, chocolate kasi yung kinuha ko, yun yung pinakamatamis sa tatlo. And yun, nung paubos na yung aming ice cream, ginamit din namin yung mahabang kutsara kasi hindi na rin abot ng tinidor yung pinakailalim. Kaya pala yun, yung pala yung purpose nun. So yun na guys, tapos na kaming kumain. Hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. Ingat po kayong lahat. God bless. Bye-bye.